Ito mayo po ang lahat. Uri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sangtinapan. Sinawit kayo at siya'y ipagdamal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoon may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na Senyor lumikha. Kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sangtinapan. Magsawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin na ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Hefte, David, Samuel at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at naggamit ng mga pangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leyon, pumatay ng nagngangalit na apoy at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Anupat napaurong ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhaying muli. May mga tumangging palayain sapagat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit
at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping api, at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at sa mangyungib ng lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon, ang pagpapala mo'y ilaan sa mga anak mong may takot ang nataglay. Kagilaglalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Purihin ang poon sa kanyang pag-ibig na dulot sa akin lang ako'y magipit. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ako ay natakot, labis na nangamba, sa pag-aakalang itinakwil mo na. Ngunit dininig mo yaong aking taghoy lang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang, ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayon ng lawa sa lupain ng mga Hereseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka,
siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan na ninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan. At sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami. Tugon niya. At mahigpit niyang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan na mga baboy na nangangain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika. Papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Sa kawan na may 20,000 ay sumimbad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at pinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tignan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. At sila'y natakot, isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa Ebanghelyo po natin sa araw hong ito, ay maganda hong mapansin po ang isang maliit na detalye. Ang bilin ho ni Jesus sa lalaki hong pinagaling niya. Anong bilin ho ni Jesus? Bagamat gusto niya sumama kay Jesus, hindi siya pinayagan. At ang sabi niya ni Jesus na lang sa kanya ay, umuwi ka at sabihin mo sa iyong kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. At maganda rin po ito bilang sa ating mga Kristiyano na tuwing tayo ho ay pumahayo pagkatapos ng pagdiriwang ng misa, kasama ho ng ating paghayo ay may kayakap tayo na misyon.
Hindi laging narito tayo sa simbahan. Hindi pagkatapos ng misa, buong araw ka lang nakaupo diyan. Babalik ka sa iyong tahanan para sa iba, papasok ka pa. At sa paghayo mo, doon mo ibalita ang ginawa sa iyong kabutihan ng Panginoon. Yung nagagawang kabutihan sa atin ng Panginoon, kung paano tayo nakaranas ng habag niya, ng kanyang pagpapala sa buhay, ikwento natin ito sa iba. Ikwento natin kung paano tayo ginabayan ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga yugto ng buhay natin na akala natin wala na tayong kawala, na pakiramdam natin ay tila nakagapos, tila nakakulong. Pero ang Diyos ang nagpapalaya sa atin. Ang Diyos ang sumasagip sa atin. At ito ho ang kwento natin ng ating pananampalataya. Hindi lang po siguro yung paano ka binless ni Lord materially. Pero baka meron din tayo mga kwento na sa tulong ng Diyos ay nakalaya sa masamang bisyo, sa dating pamumuhay na namumuhay sa kasalanan, at dahil sa Panginoon, sa tulong ng Panginoon, nakatalikod sa makasalanang pamumuhay at nagbabago ang ating buhay. Ito ang kwento natin. At bilin lagi sa atin ng Panginoon, ipahayag mo ang iyong kwento ng pananampalataya. Ipahayag mo kung paano ka ginabayan ng Diyos, lalong-lalo na sa yugto ng buhay na pakiramdam mo'y tila wala ka ng kawala. Sa panahon at yugto ng buhay na pakiramdam mo'y parang wala nang lusot, pero ang Diyos ang nagpapalaya sa atin. Ito ho ang kwento natin ng ating karanasan sa Panginoon. At imbitasyon lagi sa atin na itong karanasan natin sa Panginoon ay ibahagi ho natin. Kasi kung binabahagi ho natin, sa totoo lang ho, nagiging liwanag tayo ng sanlibutan. Sa ating pagkikwento ng ating kwento ng pananampalataya, kwento natin kung paano tayo ginabayan ng Panginoon, kahit kwento lang po ito, ang ating kwento ay nagiging liwanag ho sa iba, lalong-lalo na ho sa mga tao na pakiramdam nila ay nadidiliman na sila sa paligid nila dahil maari sa bigat ng problema, sa bigat ng pinapasan, pakiramdam nila ay madilim ang paligid. Ang iyong pagpapahayag kung paano ka ginabayan ng Diyos ang magiging ilaw nila. Kaya magandang paanyaya sa atin. Huwag kang mahiya na ikwento ang iyong kwento ng pananampalataya. Ang kwento ng iyong pag-asa na natagpuan mo sa Panginoon. Malay mo, sa pamamagitan ng iyong kwento, makapaghatid ang mahal na pong Jesus Nazareno sa ibang tao ng pag-asang natamu mo rin. Maging tanda ng liwanag at pag-asa ng poong Jesus Nazareno sa iba. Ikwento mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon kay Kristo ang lumulupig sa kasamaan. Ilapit sa Ama nang may pananalig ang ating mga panalangin. Ang ating itugon, kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya.
Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Hesukristo. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ang Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila sa ng pamumuhay. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Makalangit na Ama, nagbubunyi kami sa iyong naguumapaw ng pag-ibig para sa amin. Pagharian mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng Panginoon naming Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement.
sa darating na Huwebes, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, o mas kilala rin sa tawag na Piyesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay naanyayahan na magdala ng mga kandila, at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na February 2, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinagsakinabang mo sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.